Limang halaman sa bahay na pang-akit ng swerte sa pera. Ang mga halaman ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ang paggamit ng tamang halaman ay maaaring makatulong sa pagbalanse ng enerhiya sa inyong tahanan upang lumikha ng isang positibong kapaligiran na nagdudulot ng swerte, kasaganahan, at kalusugan sa ating tahanan. Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Number 1 ay ang Lucky Bamboo. Lucky Bamboo, isa sa pinakamabisang halaman na nagbibigay ng swerte sa pera, sa pag-ibig, at sa kabuhayan. Ilagay ito sa loob ng bahay malayo sa sinag ng araw at magandang ilagay ito sa ibabaw ng table. Ang bilang ng mga tangkay nitong Lucky Bamboo plant ay nagbibigay kahulugan kung saan nito ibibigay ang swerte sa iyo. Ang mas maraming tangkay sa planter ay mas malaki ang pagpapala ng magandang kapalaran at swerte na darating sa iyo. Ang isang tangkay ay sinasagisag ng isang malakas na buhay na puno ng kaunlaran. Karamihan sa mga incheck, ito ay ang kanilang paboritong irkalo, lalo na sa may mga negosyo, dahil nagbibigay ito ng magandang swerte na lumago ang negosyo. Ang dalawang tangkay naman ay swerte sa pag-ibig. Ang tatlong tangkay ay nagbibigay ng kaligayahan, mahabang buhay at kasaganahan sa buhay o sa negosyo o promosyon sa trabaho. Number 2, Money Plant 3. Ang Money Plant 3 ay nagbibigay ng positibong enerhiya na nagdadala ng magandang kapalaran at swerte. Ang Money Tree ay ang puno na may style bonsai arrangement. Madalas nakatirintas ang tangkay nito. Upang maging mabisa ang swerte, ipinapayo na kailangang mga 3 hanggang 5 tirintas ng tangkay ng halaman. Huwag daw 4 na tangkay dahil di ito nagbibigay ng swerte. Now, ang Money Tree ay nagbibigay ng magandang kapalaran pagdating sa pera, kalusugan o katanyagan. Habang lumalaki at naalaga ang maigi ito, ay dumadami ang dahon at lumulusog. So, kung kaya, lumalaki din ang swerteng dumarating sa inyong tahanan o sa buhay mo, kaya dapat alagaan itong maigi. Maganda raw itong ilagay sa corner sa loob ng bahay dahil tumutulong na pagtanggal ng stress, anxiety, mga negative energy at mga bad thoughts sa ating pag-iisip. Karamihan, ang mga negosyante naglalagay ito malapit sa kung saan nakalagay o nakatago yung kanilang mga pera. Number 3, ang mga orchids. Ang mga orchids ay isa sa mga pinakamagandang halaman na namumulaklak, mga iba-ibang kulay. Kaya ang pagdaragdag nito sa loob ng iyong bahay ay talagang nagbibigay ng magandang disenyo at positibong enerhiya. Mula sa konsoy, ang orchid ay nagdadala ng magandang kapalaran sa pag-ibig sa relasyon ng mag-asawa. Kung single ka, ito ay tumutulong na maakit ang isang bagong romantikong relasyon. Ang isa pang pinakamagandang pakinabang nitong orchid ay naglalabas ito ng oxygen sa gabi. Kaya ang paglalagay nito sa loob ng silid tulugan ay nakakatulong sa mga residente na makatulog ng mahimbing. Number 4, Jade Plant. Ayon sa traditional ng punsoy, ang berdeng dahon ng jade na halaman ay nagpapahiwatig ng positibong enerhiya at masayang pagkakaibigan. Ang mga bulaklak ay kumakatawan sa halimuyak sa mahusay na pagkakaibigan. Ang mga halaman na jade ay maaring magbigay ng mas maraming good luck, lalo na kung ito ay ilalagay sa tamang lugar. Kadalasan, makikita ito sa main entrance ng isang restaurant o tindahan, na lalo na sa mga incheck, dahil ito ay nag-iinganyo
ng masayang customer at masaganang negosyo. Panghalaman jade ay isang simbolo ng good luck para sa pera. Kilala rin ito bilang taniman ng pera o halaman ng dolyar at friendship plant. Ang isang malusog na halamang jade ay lalago ang mga bulaklak sa mga buwan na taglamig. Ang mga bulaklak ay napakaganda at mas nagbibigay ng swerte sa inyong buhay. At madali rin itong alagaan. Number 5, rubber plant o halaman na goma. Ang rubber plant ay bilog na, may bilog na dahon at sumisimbolo ng magandang kapalaran, kasaganahan at kayamanan. Ang halaman na ito ay lumalaki ng maayos sa ilalim ng artificial na ilaw at namumulaklak ng puti. At magandang ilagay sa loob ng opisina, pati na rin sa inyong tahanan, dahil nagdadala ito ng kasaganahan at kayamanan sa pera. Maaring ilagay sa kahit saang lugar ng bahay. Gayunpaman, ipinapayo na mas mainam kung ilalagay itong rubber plant sa corner ng bahay mo o kaya sa timog silangan sa lugar ng silid. O kaya pupwede rin sa pasukan ng entrance ng bahay nyo upang umani at pumasok ang swerte. Mayroon ka bang mga halaman na ganito sa loob ng bahay mo? Ano ang pipiliin mo? I-comment mo na lang sa ibaba. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Tayo pa rin ang may hawak ng ating kapalaran at buhay. At huwag kalimutang magdasal at manalig sa Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share this video sa ating mga kapamilya at sa mga kaibigan. Salamat sa panunood!